Hello guys, what's up? So welcome back na naman sa aking panibagong YouTube video. Guys, nandito ako ngayon sa FJ Bike Malolos, Bulacan. So para sa isa na naman bike check video. So guys, na nakaraan nag-bike check tayo ng gravel bike. Napakamuran no guys. Ayun no, beta half moon. So kalahating buwan mo ipag-iipunan yan. De joke lang, ang mura niyan guys. Pero dito tayo ngayon sa Pinewood Frontier. Ayan, so iba-bike check natin yung Pinewood Frontier na yan. Siyempre dito yan sa LJ Bike Malolos, Bulacan. So wala na tayong intro guys. Bike checkin na natin to. So ayan guys, ang ating iba bike check ang Pinewood Frontier. Ayan, so sisimulan natin ang bike check siyempre sa kanyang frame. Kung makikita nyo guys, ang ganda ng kulay nito. In love talaga ako sa mga matte color. Ayan, matte black guys. Ayan, no? So hindi yan science, hindi yan English, matte yan. No? Kita nyo naman. At ang down tube niya guys, ang ganda ng hogs na to. So pa-curve dito, malapad, tapos makitid na dito sa ibabaw. Para siyang triangle guys. Ayan, para lang naman ha. Tapos itong Pinewood na to, ayan, para siyang sticker guys, ang kapal talaga nito. Ayan, pag kinapa mo, Pinewood. At kita mo naman guys, ang kinis nito, smooth welding tayo rito. Ayan o, mag-jowa. Ang layo ng ano, pagsasamahan ng ating top tube saka down tube. So may pinasok dito ang isang kable. Tapos sa kabila, dalawa mag-jowa yan. Ayan o, pares yan. At ang ating head tube guys, sinukat ko yan. 100 mm ang haba niya. No? At tingnan natin kung tapered. Ayun, tapered nga guys. Ang ating head tube na may logo ng Pinewood dito. Ayan. So pag kinapa mo yung logo guys, para siyang water decals. At dito sa ibabaw, uy, walos wala ka tayong makakitang design dito. Malapad to guys. Malapad din, pakitid. Ayan. Tapos may nakasulat na smooth welding design. So pagdating dito guys, smooth welding pa rin. At atin dito sa ating seat tube, medium to guys. Sinukat ko to, 17 inches ang seat tube niya, yung frame niya. Ayan. At dito sa ating seat stay, pa-square or rectangle ang shape ng ating seat stay. Wala siyang bridge. Ayan guys, so ang linis niyang tingnan. Tapos ang laki ng clearance pa rito. Oh, pwede ka pang magpalaki ng gulong dito. Siguro kaya to ng hanggang 2.4. Ayan, at ang ating chain stay guys, malapad. May nakalagay dito Frontier. Oh, ayan, oh. At dito dumaan yung kable ng RD. Ayan, cute ng ating dropout to. Oh. Kakaiba yung tsura ng dropout niya guys. Kasi naka true axle siya. Promise, ngayon ako nakakita ng ganitong ano, dropout. Yung dropout niya, saka itong ano, magkasama. Ay, hindi pala ito Goatling. Dropout lang to guys. Dropout ba tawag doon? Basta yun na yun. At syempre, dito dumaan ang kable. Tingnan natin. So, dalawa. Ayan. Dito, isa, dalawa. Dalawang kable dyan. So, kapag may nilabas ka, sigurado may pinasok. Ayan. So, isa rito. Then, dalawa rito. So, yung isa nandito sa side swing para sa FD. Dito lumabas. Tingnan natin kung may ibang paraan pa para. Ayun. Meron pang isang FD type. Dito naman dadaan yung kable. So, pwede mong palitan yung FD na doon ang kable. Pero yung stock niya, guys, dito nakadaan. Pero mas maganda ako dito. Dito na lang ako sa side swing. Ayun, no? At syempre, dito tayo ngayon sa suspension fork niya, guys. Syempre, air shock yan, guys. Nasyashock ako dahil sa ganda nito. Ayan, air shock. So dito nilalagyan ng hangin guys. Huwag kayong gagamit ng pambomba ng gulong. May sariling pambomba yan. Ayan, oh. So higpitan natin guys, baka mawala. Ayan. O, alloy yung crown, alloy yung arc, alloy yung lower. Ang stanchion niya guys, sinukat ko yan, 120 mm ang haba. At syempre meron yung orange na o-ring. Ayan, so indicator yan ng yung pagbabounce, bounce, bounce, bounce. So, di ba? Ang ganda, oh. At may sticker yan dito, guys. Ano tong sticker na to? 0234 yata. Ayan, kung ano man yung nakasulat dyan. Sticker lang to. Maghihiwalay at maghihiwalay yan. Magjowa nga, naghihiwalay eh. Sticker pa kaya? Hindi, ganun na lang, oh. At tingnan natin kung meron siyang, wala. Tornilyo lang to, guys. Lock lang to. Akala ko may rebound adjuster eh. At ang ating hubs, syempre, gawa yan, guys, ng Novatec. Ayan, oh, sealed bearing yan, Lodi, oh. Uy, true axle, Lodi. Ito yung pihitan niya, oh. Oh, di ba? At bilangin natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 32 holes. Ang ating alloy hubs.
nagawa ng Novatec sealed bearing lorry through axle bakal. Ay hindi. Bakal or stainless lang yan, guys. Dalawa lang naman yan eh. Bakal or stainless. Pero sa ganda ng pagkakagawa na itong bike na to, malamang stainless ang ating spokes. Tapos ang ating alloy ay double wall alloy na rim. Ang lapad. Promise guys, ang lapad ng alloy, ang ano niya, rim niya. So palagay ko, pwede ka maglagay talaga ng malapad na gulong dito. Hindi ito yung pangkaraniwang lapad na nakikita ko or nababi-check ko sa ibang alloy rims. Ang lapad niya. Siguro kung tatansyahin ko guys, nasa 40 millimeter ang lapad ng ating rims. Na ang tatak ay L. Bruce. Ayan, naalala ko si Bruce Lee. Ruya! Ayan, oh. At syempre, ano to? Meron dito guys na LLCE, Cross Country 27.5. At ang gulong natin guys, wala akong makikita ang tatak. Ayan, tingnan natin sa kabila kung may tatak. Pag wala, malamang tatakbuhin yan. So wala akong makikita tatak guys. Ayan, tingnan na lang natin yung size. Wala rin size? Wala. Ayan, meron ako may nakita guys. Innova tires. So palagay ko Innova ang ating gulong. Wala talaga akong makikita ang gulong size. Ayun, nakita ko na guys. Ayaw lang niya magpakita. Ang liit. 27.5 by 2.10. Ayan guys, ang liit niya oh. Innova tires ang ating gulong. Tapos pass rolling ang ating spikes o yung tusok-tusok na oh. At syempre sa kabila, ganun pa rin. Novatec na alloy hubs. 32 holes. True axle. Guys, yung true axle niya dito, di Allen wrench. Ayan oh. Oh, Allen wrench. Gagamitan mo ng Allen wrench para mabaklas. Dito naman, meron siyang handle para mapihit mo. Eh magkaiba yung true axle niya. Pero maganda na yan, pareha silang true axle, oh, di ba? Oh, Novatec yan, syempre. Pakinggan natin ang tunog niya, no? Ayun. Napaka-smooth, guys. Makakatulog ako. Ayan, oh. Oh, di ba? At ang cogs natin ay Sunshine SZ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 speed. 11 to 32. O, hindi ako nagkakamali. 36 pala, guys. 11 to 36. Ang ganda guys oh. Kitang-kita ko na yung tatak dito. Napakadaling maglinis na to guys kasi hindi nakaharang yung drop out dito sa ating cogs. At syempre, ang ating RD ay Shimano. Gawa ng Shimano Altus. Ang ganda na to guys. Palagay ko pwede ka maglagay ng up to 50 teeth dito guys. Kasi mahaba pa tong ano nyo. Parang naka-goat link siya. Parang lang naman. Ayan, palagay ko kaya mo pa mag 50 teeth dito. Ayan o. Oh. Diba? At ang ating kadena ay KMC. KMC ang ating kadena na may Zane. Hindi ko alam kung ano yung Zane. Ayan, malagkit pa o. Oh. May katas-katas pa o. Oh. At ang ating crankset, wow. Naka 2x guys. Ayan. Tingnan natin kung may lagusan. Wala. Pasok lang ng pasok dito o. Oh. Ayan. 170mm ang ating crank arm. Ang lapad nito. Vortex ang tatak. Ayan. At ang ating chain ring ay gawa sa bakal yan guys. 24-32 yata. Doon ako nagkakamali. Medyo naduling ako guys. Binilang ko yan eh. Ayan. At syempre, ang ating FD ay gawa ng Shimano Alibio. Ayan. Alibio to. Tapos Altus yun. Ayan o. O diba? Clamp type. Oh, 'di ba? At syempre, pwede ka maglagay ng kable rito. 'Yun. At syempre, ang ating C-clamp ay made of alloy pa rin. 'Yan, C-clamp 'yan, may mata 'yan, no? At 31.6 na taba ng seat post ang haba nito, 350 mm. Tapos straight ang ating seat post, straight 'yan. Na may tatak na LLC ba 'to? LLC. Ayan. At ang ating pedal, naka-plastic. Ayan. Talaga naman naka-plastic 'yan, eh, no? Uy, ang cute. Alloy to guys, ball bearing type. Ayan, alloy na ball bearing type. Tapos ang ating saddle ay LLC na parang pamaypay. Tingnan niyo, parang pamaypay ano. Oh, 'di ba? Yung pag naglalabak ah, pamalo. Uy, ang lambot ng pum. Promise oh. Ang lambot oh. Ayan, at ang haba nito. At straight. Ayan. So, yung iba natin nakikita pababa. Tapos may mababaw na kanal. Diyan dadalo yung ihi mo. So walang hiwa rito, itaas mo na lang yung puwit mo pag mauutot ka na. Ayan, oh. At ang ating handlebar ay 730 mm
ang haba nito. Made of alloy pa rin na may tatak na LLC. Tingnan natin kung may back sweep. Walang back sweep. Ayan. Straight bar natin. Straight bar to, guys. Ayan, no? At ang ating stem ay 50 mm na wala akong makita ng tatak. 50 mm made of alloy. Ang ganda nitong stem niya, guys. Ang laki. Ayan, no? Ang headset natin ay Neko. Ang spacer 10 mm dalawa. Tapos Neko ang ating dust cover. Ayan, no? At syempre dito tayo dito tayo ngayon sa hydraulic brakes. Ayan, syempre gawa yan ng Tektro. Ang ganda nito, guys, naka 2 finger siya. Ayan, no? Yung iba kasi 3 finger. Mas masarap ang mas makonting finger kasi mas marami yung daliri mo or daliri mo sa handlebar. Mas safe yon. Ayan, Tektro hydraulic brakes. At syempre, Altos na shifter na may indicator dito. Ayan, may indicator na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun na yun. At rubber na grip. Rubber talaga, guys, malambot. Ayan, may group-group kaya tayo. At syempre, may lock to na alloy. Ayan, may lock na alloy. Tapos rubber na dust end cap. Ayan, end cap yan. At syempre, sa kabila ganun pa rin, Tektro na hydraulic brakes. At Altos na shifter. At may indicator dito na dalawa. Kasi nakatubay yan. O, diba? Ito naman, guys, yung kanyang anong caliper sa rotor. Ang ganda ng rotor niya, guys. Tingnan nyo naman ang design, oh. Oh, di ba? Ang ganda ng rotor niya. Sana all. At syempre, ang kanyang caliper ay gawa ng Tektro. Naka-post mount yan. Ang ganda, oh. Uy, ang ganda ng true axle niya, oh. Oh, di ba? At syempre, sa kabila, naka-post mount pa rin na Tektro caliper. At 160 mm na rotor. Ang linis niyan, tingnan dito, guys, oh. Oh, at ang dalim baklasin ng rotor. Hindi nakaharang ang seat stay dito. Oh, 'di ba ang ganda nito? Woo! Ah, syempre ito yung kabilang side ng crank arm. 170 mm alloy crank arm. Tapos hollow tech, tapos ito yung shuriken niya. Ayan, shuriken. Ang bibi niya, Halotech, sealed bearing. Buti pa ang bike, my bibi. Ayan, ang ganda na to, guys. Sulyapan natin. Mukhang wala na ako nakakalimutan. So, ayan, guys, ang ating bike check video, syempre, ng Pinewood Frontier. Ayan, nagkakalaga nga pala to, guys, ng 23,500 pesos. Dito yan sa FJ Bike. So, ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at Google Map. Ayan, so, meron nga pala sila, guys, na previous dito. Pag na-avail mo tong mountain bike na to, na water bottle saka water cage. Ayan. At kung meron kang vaccination card, meron ka rin makukuha na mask yung pang bike. At syempre, kung ikaw ay mag-home credit naman, hulugan, meron ka makukuha ang helmet. Ayan, kita nyo naman, oh, di ba? Oh? Hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo kung ano masasabi nyo dito, guys. Pero ako nagsasabi sa inyo, panalo to, true axle air shock hydraulic brakes 2 bike, kita nyo naman, oh. Hanggang dito na lang, guys, walang kalimutan jump. Huwag kalimutan pindutin na subscribe button. Road to 5,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye bye, yush.